Magandang umaga po sa lahat ng aming mga viewers at ganito sa aming mga subscribers. Nandito po ako ngayon sa labas, sa tapat ng kirom na aking pinapasukan dahil gusto kong ipakita sa inyo ang palibot ng aking workplace. Ipapakita ko muna sa inyo ito mula sa aming front door. Makita ninyo ang ramp. Ang purpose po ng ramp na ito ay para sa ganoon, ang aming mga kliyente na naka-wheelchair ay madali namin silang madala dito sa tapat, dito sa may curb. Lalo na kapag mayroon silang mga lakad, katulad po ng doctor's appointment at saka ng community outing at saka iba pa. So, makita nyo rin po na ang care home na pinapasukan ko sa tapat, meron siyang malawak na Bermuda grass sa tapat. Ayan po. Ayan pa. Tsaka, ayan pa. Yun. And then, punta tayo sa kabila. Meron pa rin tayo dito makikitang Bermuda grass. Kaya lang po, pasensya na kayo kasi ang Bermuda grass namin medyo maraming dumi, no? Ito ay mga galing sa mga puno kasi ngayon ay masyadong windy. Then, dito, meron din po sa tapat ito. Yan. Okay, then, meron pa po dito. Ayan pa. Ayan. Pero ano po ang mapapansin ninyo sa aming Bermuda grass? Iko-close up natin kung mapapansin ninyo ang aming Bermuda grass. May napansin po ba kayo? Sirit na? Kung may napansin kayo. So ito pong Bermuda grass namin ay plastic lang po ang aming Bermuda grass. Kasi kaya ganyan ang pinalagay ng may-ari ng care home. Para sa ganoon ay makatipid nga naman sa tubig, di po ba? O, ayos na ayos. Tipid talaga. And then, dito po gawi, meron kami dito parking area. Yan na po ang parking area namin. Pwede rito ang mga tatlong kotse. Kaya lang, sa ako, hindi ako nagpa-park dito sa parking namin. Kasi nga, sa bandang ito, dito, napakataas niya. Taas. Kaya kapag nagba-back up ako, eh yung harapan ng kotse ko sumasayad. Kaya mas prefer ko na dun po ako naka-park. Papakita ko sa inyo kung saan ako naka-park. Ayun po. Nakita nyo ba yon? Yung kotse na napula na yon? Yun ang yung po yung kotse ko. Ayun po, nakita nyo ba yon? Ayun. Doon ako nagpa-park. Nakikipark ako sa tapat ng may tapat. At saka feeling ko po kasi safe ako doon dahil yon ay dead end. No? Walang masyadong dumadaan ng mga sasakyan doon. Yun. And then masasabi ko rin po na ang workplace ko very accessible po siya sa mga sasakyan. Nakita nyo po ba doon yung stop sign? At pagkatapos napansin nyo ba mayroong upuan doon? Actually, yun po ay bus stop. Kapag may pupuntahan ka at sasakay ka ng bus, dyan ka po sasakay. Yun. Yun. Then, mula po dito sa kinatatayuan ko, 2 blocks away mula po dito, makikita mo naman yung bus stop pa na kung saan doon ka naman bababa. Doon po, 2 blocks away from here. Yun po, doon banda. So kaya nga, nasabi ko po, very accessible ito sa mga sasakyan. And then, dito po sa tapat ng care home na pinapasukan ko, makita natin, napakarami pong mga puno palibot yan, no? So ito, nasa tapat mismo ng care home. Ayan po, yan. Oh. So, matatangkad na mga puno. Then, ayun pa itong pagawi. Yun.
kita nyo po na dito nakapalibot ang mga puno. Yan o. Kaya dito po ay presko. Baka akala natin sa Pilipinas lang, sa mga probinsya maraming puno. Dito rin po sa Amerika, ang dami-daming mga malalaking mga puno. And then, pupunta po tayo dito. Okay. Dito po, sa gilid ng care home namin, na pinapasukan ko, meron po kami tinatawag po ay patio. Ito po. Patio po ang tawag namin. No? So, dito po sa may patio, meron po kami mga puno na tanim. Isa po dito ay ang orange. Ito po siya. Sa kasalukuyan, itong aming orange na ito, meron po siya mga bunga, pero mga green pa sila. Siguro mga next month, magiging ready na rin ang mga ito. Marami naman po siyang bunga hanggang sa taas. Madami siyang bunga, nakapalibot ang mga bunga niya. Okay. Bukod po sa orange na ito, meron pa kaming ibang puno. Ito naman po. Ito ay ang puno po ng apple. Tingnan nyo po sa kababa naman niya. Ayan o. So, ayan, mababa lang. At ang apple po namin ay meron din siyang mga bunga na pwede na natin pakinabangan. Tingnan natin ang mga bunga. Tingnan pa natin ang iba gawin dito. Kaya po kapag gusto namin kumain ng apple, pupunta lang kami dito, sabay pitas, and then sabay kain. Ang bubaba kasi niya. Pero sa taas, marami rin po siyang bunga. Ayun. Kumisan nga po eh, naunahan na kami ng mga squirrel. Then, bukod po sa apple, meron pa po kaming tanim na persimmon. Ito po yung persimmon. Mababa rin po siya. Tingnan ninyo, sayod sa lupa. Ayan. Tsaka, ang dami rin pong bunga ng aming persimmon. Kaya lang, hindi pa ready. Kasi nga, ang talagang season ng persimmon ay October. So, magsi-September na by October. Magsasawa na kami ng persimmon. Ang dami po niyang bunga, tingnan ninyo. Oh. At saka dahil po sa kabigatan ng mga bunga niya, ayun, bumabagsak na rin siya sa lupa. Sumasayad na siya sa lupa. Yan. Ang taas po, marami pa siyang bunga doon sa itaas. Dami niyang bunga, ano po. Kaya, pagdating ng October, talagang magsasawa kami sa kakakain ng persimmon. Yan po, oh, sa mababa-mababa na siya, oh. Nasa lupa na halos. And then, dito po, meron pa kaming isa pang orange dito. Yan. Itong isa na ito, medyo marami po siyang bunga. At actually, kahapon, nanguho kami dito. Tapos, ginawa namin juice. Dinu-juice na. Meron kasi kami juicer. Pagkatapos, lalagyan lang namin ng konting honey. Hindi namin siya lalagyan ng tubig. Tapos, inumin na namin. Napakasarap. Yan. Yan ang orange namin. At meron pa po kami isang puno dito. Ito. Yan ay
kalamansi. Meron kami tanim na kalamansi dito. Ang baba rin po niya, tingnan niyo. Ayan. Ang mga bunga, ha, marami rin siyang bunga na pwede nang pakinabangan. At ang bunga niya po, ayan o, ang baba. Pero actually, itong kalamansi na to, napakataas po, no? Mataas siya. So, ang dami rin po niyang bunga, tingnan niyo. Oh. Oh. Hanggang sa taas po, marami pa siyang bunga. Ayun pa, oh. Marami mga bunga. Ang iba maliliit pa. Dito ang dami niyang bunga o. Sa may bandang gawin dito. Ayun po. And then, dito po sa aming patio, meron kaming ganito o. May mga upuan kami. May lamesa kami. Yan. Para pagka po ang mga kliyente namin, lalo na kayong summer, ay mainit, no? Pag naiinitan sila sa living room, pwede namin silang dadalhin dito. So, mag-uupo-upo kami dito. Yan. Yan. Dito kami nagpapapresko kapag naiinitan kami doon sa loob. And then, minsan po, pag sinisipag naman kami, magbabarbecue din kami kasi meron naman kami ihawan or ito po. Meron naman kami. Ganyan. Ayan. So, pwede kami magbarbecue. At pagkatapos po, meron pa ditong dalawang upuan na pwede rin mag-upo ang mga kliyente namin dito. Ayan. Meron kami dalawa rin itong upuan. Yan sila. Kaya yung dalawang kliyente namin, mahilig silang umupo dito. At pagkatapos sila ay nagkukwentuhan. No? Meron din po kami isa pang upuan dito. Ayan. Ito po. Okay. Ang mga kliyente po namin ay safe naman sila dito sa patio dahilan sa ito ay merong bakod. Nakita ninyo yun po. So, from time to time, itong bakod namin na to ay meron man siyang lock. Ayan po. Parating nakalock yan. So, yun. Napapaikon ito ng bakod. Kaya ang mga kliyente po namin ay safe naman sila. Kahit ang may nagbo-bolt out sa kanila, dito hindi sila maka-bolt out kasi nga nakapalibot ito ng bakod. Safe na safe ang aming mga kliyente. Yan po ang bakod. Okay, so nakita niyo po ang palibot ng aking workplace. So, mga kaibigan, hanggang doon po muna. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating virtual tour. Huwag lang po ninyong kakalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-share, at mag-subscribe pagkatapos yung mapanood ang aming videos. Okay po, so hanggang dyan po muna. Maraming salamat at stay safe, everyone.